Okay guys, episode 2 na naman ng ating fish grilled in stainless solid plate or solid base platform. So ihaw na, walang gamit na uling. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Jam. Tinitingnan ko lang kung dumidikit. Hindi kaya ano kasi meron siya kaliskis. Ayan o. Meron siyang kaliskis guys kaya hindi siya ganong madikit. So mas maganda ito kaysa sa mga nauna nating inihaw na fish da. Ayan. Antay na lang natin na maluto muna yung kabilang side. Saka natin babalik na rin. Okay. Waiting na maluto. Much time later. Ayan na. Nabubuntis na yung mga isda. Oh no! At ito yung ano, parang payat yung isa. Kasing payat ko. Ah, sariwa pa kaya ito? Ah, wala lang yung asam? Ito yung tanggal mo kanina yung asam. Okay ko naman. So, hindi na siya sariwa. Fine lang siya. Fine. Ano, babalik ka rin muna? Yung sa gitna lang dyan yung medyo luto-luto na eh. Kasi yung sa gilid, hindi gaano maabot ng apoy. Yan. O, diba? Di dumikit. Yun, ang galing eh. Oh, nice. Yan. Good job. Diba? Kahit sa gasol, pwede kang mag-ihaw ng isda. Yan. Parang malakas yung apoy. Sakto lang. Kaya, fish grilled. In a solid platform. Solid platform. Ang buti. Sakto lang ba yung apoy niya? Sakto lang yung apoy niya? Mataas kasi yung ano niya. O diba, suwabe yung pagkaluto ng kabilang side. Itong dalawa guys, mamaya ng konti yan kasi ipapalit namin siya dito sa gitna. Itong dalawa, sa gilid na. Ito naman siya sa gitna. Alright? Alright. Ganyan lang, antayin mo lang na maluto, tapos balik-balik ta rin mo hanggang maluto, tapos kain na na. Sunod guys, liyempo na naman yung ihihawin natin dito sa stainless na to. Stainless siya guys, kaya lang hindi na ganong malinis itong mga ano niya kahit na gamitan ng Scotch Brite. Gawa ng, syempre ayun, nasusunog siya ng apoy kaya nagkukulay itim siya. Pero ang maganda sa kanya guys, kahit nagkukulay itim siya, kulay lang yun, hindi siya kinakalawang gawa ng stainless po kasi siya. Ang ito, stainless. Yan, aray! Giniagawa mo! Mainit. So yun, mamaya masarap-sarap na kainan na naman to. Anong isda kaya to sa inyo guys? Anong tawag yung sa isdang yan? Sa amin kasi sa Palawan, yung iba ang tawag nila ay taba-taba at saka bugaong sa Hilunggo, bagaong sa salitang Palawan. So, ewan ko lang sa inyo kung anong tawag mo dyan. Sa amin kasi ang tawag niyan, fish. Oh, fish yung tawag sa amin. Fish naman talaga yan eh. Sa iba kasi ang tawag nila taba-taba, bugaong, bagaong. So, ito karani yung mga isda na makikita mo sa gilid ng dagat. Pero ito guys, yung bugaong na to is
makikita mo sa laot, hindi siya sa tabi ng dagat. Pero maraming ganito sa gilid. Yung mga kumakain ng, alam niyo na, ang dumi ng tao. Oh no! Dito totoo naman ah. Yung mga ganito sa gilid sa tabi ng dagat, ay kumakain ng dumi ng tao. So itong lines na to guys, makikita mo yung lines na yan sa gilid nila. Yan ay kuha sa laot. Oh, kuha sa laot ito. Kasi iba rin po yung lines ng isda na nasa gilid na ganito. Iba pong klase yun. At saka parang mas makintab siya ng konti kesa dito. Tapos hindi yun kulay abo. Medyo green. Masyadong kulay yun yung ganito niya. Mas green siya. Mas green na green. Yun po yung nasa gilid ng dagat. Okay guys, hangangoy na natin tong dalawa. Babalik na rin ko na. Yun o, kita nyo yung ganda ng pagkaluto. Ayan o. O, diba? Ayan. So, hangoy na natin tong dalawa. Papalik natin ulit yung dalawa. Ano ba naman? Sa isa lang kasi, ba't kasi dalawa agad? Pwede naman eh. Okay, done na yung dalawa. Dalawa na lang yun natira. Ba't yung may dikit? I need now pang awak sa dito. Okay guys, ito na yung dalawa na naman. Hindi ba dikit ah. Okay. So yun, maganda talaga pala guys pag yung istang ihihawin mo dito sa ganito ay merong kaliskis. Mas okay siya. Diba? Ayan. Mas okay siya pag merong kaliskis. Tulak natin doon tapat sa unahan kasi nandoon yung apoy. Yun yan. Ayan. Okay. Wait na lang maluto ulit yung dalawa. Pagkatapos maluto, alam na. Kainan na! So, ayun. Pasensya na kayo. Meron tayong background na maingay. Ito siya. Yan siya. Yan. Uy! What's happening? Parang puputok. Ito yung anong stainless yung plate. Walang anong walang matang bottle. Walay, walang matang bottle. Galunggong na lang ang matitira daw own. Okay guys, nabaliktad na natin yung dalawa. Malapit na rin silang maluto. Ayun. Luto na. So, ayan. Okay na yan, guys. Lutong-luto na yan. Walang kaduda-duda. Kanina pa yan, eh. Hindi lang sila nasintro dun sa may, dito sa pinaka-circle, dito sa gitna. Kaya walang nandyan yung pinaka-mainit, eh. Kanina, nandito sila sa magkabilang gilid. So, ayan. Ito pa ngayon bakat, eh. So, ayan, guys. Kukunin mo na rin tong dalawa, then. Nandito na lang po yung ating video sa ating pag-ihaw ng isda sa gas tube nung walang uling. So, ayan. There are 4 of them. Ayan. Meron tayong 4 na inihaw. So, patayin na natin to. Patayin natin yung ating gasol. Yun. Alright. What we have here? 4 na fish down inihaw. Ayan. So, ayan. Sarap. Toyo, kalamansi na lang yung kulang, guys. Sausawan sabay kunting sili. Yeah, sarap. Kita nyo naman yan, no? Lutong-luto yan. So, ganyan, ganito na lang yung ating vlog. Salamat sa panonood at salamat din po sa walang tigil na pag-suporta sa ating channel. Guys, 7,000 subscriber na tayo. Sana tumaas pa ng tumaas. So, maraming salamat. Ulit, inuulit ko si Lord na po yung bahalang magbalik sa inyo ng mga tulong na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat po. This is Tryco Channel. Bye-bye! Down.